Tuluyan ng tinuldukan ng South Premier Power Corporation ang pagsusuplay nila ng kuryente sa Meralco. Dahil dyan, mapipilitang maghanap ang Meralco ng panibagong supplier na magre-resulta sa dagdag singil sa kuryente sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard De La Peña. Kung ngayon pa lang, todo tipid na si Aling Yoli sa paggamit ng kuryente sa kanyang karinderya sa Quezon City. Mas lalo raw siya nag-iisip ng diskartipid ngayong may nakaambang taas singil ang Meralco sa darating na Enero. Yung rep, huwag bukas sarado, ganun. Opo. Tapos yung mga ibang ilaw, pag tanghali naman maliwanag, i-off lang muna. Yung mga hindi dapat gamitin, naka-off na lang muna. Mismong Meralco na ang nagsabi, malaki ang posibilidad na tumaas ang babayaran ng kanilang mga customer pagpasok ng 2023. Ngayong araw kasi, tuluyan ang tinapos ng South Premier Power Corporation na subsidiary na San Miguel Corporation ang power supply agreement nito sa Meralco. 670 megawatts o katumbas ng 12% ng kabuuang supply ang nawala sa Meralco. Kasunod yan ang hindi pag-aproba ng Energy Regulatory Commission sa joint petition ng San Miguel at Meralco sa pansamantalang taas singil dahil hindi na nila kaya ang mataas na presyo ng kuryente. Sabi ng San Miguel, alam ng ERC na dalawa lang ang magiging epekto ng hindi nila pag-aproba sa price hike. Mas malulugi ang kumpanya o puputulin na lang ang power agreement na mas magbibigay ng mataas na presyo ng kuryente. Kaya ngayon, sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM na muna kumukuha ng supply ang Meralco na mas mahal ang 4 hanggang 5 piso sa bawat kilowatt hour. To assume that this will already redound to higher prices, well, that's in terms of the bills of customer, well, that's a possibility, but still remains to be seen. We are still negotiating with other generation companies to secure the 670 megawatt supply in order to shield their customers against the potentially higher and volatile WESM prices. Sa ngayon, naikipag-usap na raw sila sa Ilihan Power at ang GN Power para mapunan ang dating isinusupply ng SPPC. They have different rate structures, so we need to evaluate them together to be able to see what's the best mix that will lead to the lowest cost. Aminado ang Meralco na posibleng mas mahal ang kuryenteng alok ng dalawang power generation companies kumpara sa kontrata nito sa South Premier Power Corporation. Pero umaasa ito na ang sapat na supply ng kuryente sa ngayon at ang mababang demand kumpara sa mga buwan ng tag-init ang hihila pababa sa presyo ng kuryente. Sabi ng grupong Power for People, mahina ang 3 pisong dagdag sa kada kilowatt hour sa Enero, lalo't emergency power supply agreement ito. So imaginein mo sa isang 200 na konsumo ng isang ordinaryong manggagawa every month, 600 pesos kaagad at the minimum yung mawawala sa hapagkainan by January. So idadagdag mo yon sa taas ng sibuyas, kilo ng sibuyas, sa taas ng lahat ng bilihin ngayon. Nauna na rin naglabas ng temporary restraining order ang Court of Appeals sa supply agreement ng SPPC at Meralco. Sa isang pahayag, sinabi ng ERC na hindi pa sila naaabisuhan sa pinatigil na kontrata, kaya hindi malinaw kung suspension lang ito o kanselasyon. Hindi raw lingid sa kaalaman ni Pangulong Bongbong Marcos ang lumalalang problema sa presyo ng kuryente, kaya gusto na niyang simulan ang pagpapatayo ng mga power plant. All the power plant takes 6-7 years to build, but we will begin it. And I'm not concerned whether or not they will come online in my term, but I think that whenever they do come online, we have to start now. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5.